ko kung sino ang nakapasok sa lagusan. Siya ang tagamundo ng tao na iniibig ng iyong anak na si Vera. Nandito siya para bawiin ang babaeng minamahal niya. Ito mga kasama mo! Talagang isang supot ng ginto. Mapapasayin niyo sila bilang mga alipin. Anthony, nasaan ka? Hindi mo alam kung anong pinasok mong mundo. Nagtataka ka siguro kung bakit nakakakilos ka. Hahanapin natin si Vera. Ituturo mo sa akin kung sino siya. Sila ang bagong pangkat ng mga attorney. Tatalaga ko dito sa Lirena. Mauubos ang mga engkantado, pero hindi ang mga attorney. May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Nagbalik na si Hagrid sa Lirena. Kaya malaya na tayong makakabalik sa bala para isagawa ang ating plano. Tara na! Tara na! Hoy! Huwag yung pakiraman yung gamit namin! Sino kayo nakapasok sa lagusan? Si Adeline. Saan pumasok dito? Sino? Vera? Itay! Natuklasan ko mula sa pag-uusap namin ni Akil kagabi na meron pa pala mga nilalang na nakatira dito sa palibot ng Sapiro na hindi ko pa lubusang nakikilala. Gusto ko sana silang puntahan. Gusto ko sana silang makilala. Nang sa ganun baka makumbinsi ko silang sumanib sa ating puwersa. Sige po, sasamahan ko kayo. Pero saan po ba tayo eksakto pupunta? Malapit dito ang Yada o at ang Ascano. Ascano? Itay, may mga kilala akong Barbaro doon. Kung ganun, mas mainam kung doon muna tayo pupunta. Yes! Makikita ko na ulit si Wahid. Alam niyo tayo, ang bait-bait noon talaga, promise. Wahid. Dali ng banyaga rito! Wait. May iwa! Narito! Huwag yung sakta si Anthony! Alam ko to. Sulat enchanta to. Saan mo nakuha to? Binili ko yan sa mundo ng tao. Anong nakasulat dito? Anong nakasulat dyan? Malay ko, bakit di mo basahin? Hindi ako marunong magbasa. At walang sino man marunong magbasa rito. Ang lalaki niyong tao, walang marunong magbasa sa inyo? Iniinsulto mo ba ako? Kung sa mundo ng tao mo nabili ito, maaaring may dahilan si Bathala kung bakit ka napunta rito at kung bakit nasa sa'yo ito. Itago mo ito dahil alam kong magagamit mo ito pagdating sa takdang panahon. Halika lang, biyag! Uy! Simula ngayon na hindi ka na igagapos. Ngunit inaasahan ko na hindi ka rin magtatangkang tumakas. Dahil sinisiguro ko sa'yo, mas ligtas ka rito sa loob ng Ascano. Ha! 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 Ha!
Salamat. Magagamit natin ang sasakyang ito sa pagsugod natin sa mga tor. Halika na, bumalik na tayo sa Sapiro. Ang lalim ata ng yung buntong hininga, Amihan. Naisip ko lang si Anthony. Tama ka. Kung naparito nga siya para hanapin si Lyra, ay maaari silang magkita. Amihan, kung ako sa'yo, hahanapin ko yung Anthony na yun at ihahagis ko siya pabalik sa mundo ng mga tao. Danaya! Bakit, Elena? Yun ang nararapat sa kanya. Ang ibalik sa mundong kinabibilangan niya. Sana nga'y may panahon ako para alamin ang kanyang kinaroroonan. Ngunit may digmaan tayong pinaghahandaan. Kung kaya ko lamang hatiin ang aking katawan. Sana. Sana dalawa ang aking katauhan para magawa ko ang kahit na ano. Amihan, ayan na naman siya. Ito ang mga kasuot ang bagay sa inyong mga alipin. Na, simula ngayon, yan ang isusuot ninyo. Sige, humbis na kayo. Ay, ang ginagawa mo! Dukawin! Ko sir, samahan mo ito sa kubulong mga babae. Doon magbibihis. Masusunod, Dadar. Ayun na! Bilis! Ikaw magbihis ka na! Master Lesno! Master Lesno! Ang ibig sabihin nun ay kapayapaan. Mas Telesno. Kaya po kami nandito kasi nabalitaan namin na nandito si Wahid. Wala na sila. Kaalis lang. Sino ba kayo? Ako si Ibrahim. Siya ang aking anak na si Lyra. Ang mga dugong bughaw ng Sapiro at Lireo. Nababalitaan ko na kayo. Ngunit mas mainam kung umalis na lamang kayo bago pa ito malaman ng mga tor. At baka kung ano ang gawin nila sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo papabayaan ng aking ama. Narinig mo ang sinabi ko. Hindi namin gustong makihalo sa inyong mga gulo. Kaya kumalis na naman kayo. Hindi namin kayo kailangan dito. Sa pangalawang pagkakataon na Mia, walang pasubali. Sa'yo nga siya nang galing. Ito kaya ang kapangyarihang tinutukoy ni Cassiopeia? Malalaman natin, Elena. Nuutusan kita. Pagkatapos mo kung hindi paniwalaan at sakta nung kailan lang, utusan mo ko? Hindi ako ganun kadali mapaamo, Amihan. Aba, ibang klase tong kambaldiwa mo, Amihan. May attitude. Susundin mo ba ako, pababalikin kita sa loob ko? Oo na. Susundin na kita. Sabihin mo lang kung anong gusto mo at yun ang gagawin ko. Hanapin mo si Anthony. Anthony? Sino yun? Tagamundo siya ng tao. Hanapin mo siya at iharap mo siya sa akin. Sa akin lamang, naiintindihan mo? Sa akin lamang. Malinaw.
Kamangha-mangha. Magawa kaya niya ang iniutos mo, Amihan? Sana nga, Alena. Para matapos na ang suliran ni na ito. Mata, alam kong kay Anthony to. Alam kong nasa panganib siya. Ginto. May ginto ang bagay na ito. Hindi ko maaaring ibigay ito sa'yo dahil hindi ito sa akin. Ngayon, kailangan kong malaman kung nasaan si Anthony. Hindi ko alam. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam, Mata. Mata, parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi lahat ng bagay ay nakikita ko. Ipagpatawad mo. Kung kailan kita kailangan, saka ka nawala ng silbi. Sa lagnat. Rana. 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 Pinoon ko. Rana. Bantok dahan-dahan! Huwag mo kong hawakan! Bitawan mo! Wento! Bakit mo ko pinitawan? Sabi mo, kaya mo eh. Wantok, Apek. Kayo na muna ang mamamahala sa sasakyang panghimpapawid na ito. Masusunod po, mahal na Reyna. Alena, nice kitang kausapin. Ganda ng kalawakan. Pag tinitignan mo ngayon, Kantadya, akala mo mapayapa. Sakit, Raya! Naintindihan ko ang inyong pangangamba. Ngunit tatahimik na lang ba tayo ngayong alam natin ang mga hato lang namumulo sa atin dito? Hanggat hindi kami pinapakilaman ng mga hato dito, magiging mapayapa ang buhay namin. Kaya maaari ba? Umalis na kayo. Hindi namin kayo kailangan dito. Tayo na. Itay, sandali. Alam namin na takot kayo sa mga hator, kaya ganito ang pakikitungo nyo sa amin. Pero hindi ibig sabihin nun na kami lang ang mga kalaban ng mga hator. Kayo rin. Kaya't habang namumuno ang mga hator dito, walang kahit isang makakaligtas sa atin. Tayo na. Matukong bukaw. Kwek! Tawan mo nga ako, Akil. Kaya ko ang sarili ko. Alam kong hindi mo kailangan ng tulong ko, Sangre Danaya. Dahil ikaw ay malakas at may kapangyarihan. Kaya natutuwa ako sa mga pagkakataong ganito. Na natutulungan kita, kahit nalabag sa kalooban mo.
saka pang may attitude. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Itay, kapareho rin pala ng mga engkantado mga tao, no? Hindi rin sila umaangal hanggat hindi sila diretsahang apektado. Ganun lang talaga siguro ang kalikasan ng mga nilalang, Lira. Kumikilos lamang tayo pag tayo'y nahihirapan at nasasaktan na. Pero kapag iba na, wala na tayong pakialam. Lira, ayokong matulad ka sa kanila. Gusto ko matuto kang makaramdam, hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa iba. Dahil kung kaya mo, kapag kaya mo, gusto ko gawin mo ang lahat para makatulong sa iba. Dahil ito lang ang tanging paraan para maipakita mong pagmamahal mo sa iyong pinagbulan. Opo, Itay. Susundin ko po lahat ng mga payo nyo. Promise. Promise? Pangako! Bitawan niyo ako! Kawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Bitawan niyo siya! Samang umalis ang mag-amang Ibarro at Lira, hindi namin alam kung saan sila nagpunta. Saan kaya nagpuntang dalawang yun? Mahal na Reyna! Gurna! Danaya, pabayaan mo siya. Ano ang ginagawa ng taksil na dama ni Perena dito? Kailangan ko si Danaya. Anong kailangan mo sa akin, Gurna? Si Perena, may malalang karamdaman ng iyong kapatid. Nanganganib siya. Kailangan mo siyang gamutin. Kakahuyan. Wala na ako ibang malapitan. Kayo lang alam kung makakatulong sa kanya. At paano kami nakakasiguro na hindi ito isang patibong? Hindi ako nagsisinungaling. Maawa kayo sa kapatid niyo. Tulungan niyo siya. Wala na kaming ibang kapatid. Hindi na ako magpapaloko pa sa'yo, Gurna. Hindi ko gagamutin si Perena. Sandali lang. Miss! Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Hindi. Salamat dumating kayo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Sino nga pala kayo? Ano mga pangalan nyo? Siya si Lira, ang aking anak. Ako si Ibrahim. Ibrahim? Oo, Ibrahim. Ang totoong prinsipe at tagapagmana ng Sapiro. Halika na, Lira. Ibrahim? Umalis ka na dito, Gurna. Kung hindi, baka hindi ka pa makabalik kay Perena. Kaya kung ako sa iyo, ay lisanin mo ang Sapiro o mamamatay ka.
Pagsisisihan niyo to. Isinusumpa ko. Pagsisisihan niyo to. Nagsasabi kaya siya ng totoo? Hindi ako naniniwala sa kanya. At kung totoo man na may sakit si Perena, hindi ko siya gagamutin kahit na maghirap pa siya. Kawawa ka naman, Perena. Wala na iba pang ibig dumamay sa'yo. Wala na ibig maniwala sa'yo. Ako na lang, Perena. Ako na lang. Kahit mga kapatid mo, wala na silang pakialam sa'yo. Alam mo bang sa kanila ako nang galing ngayon? Ayaw kanilang tulungan. Ayaw nila, Terena. Mga taksi. Oo, Terena. Mga taksi sila. Hindi kami na mahal. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ako lang. Pashneya ka? Mira. Ano nang ba kailangan mo? Ikaw ay may mga kadugo pa. Bakit nandito ka nag-iisa? Alam mo namang may hinahanap ako. Bakit ka naghahanap ng iba kung may isang nilalang na higit na nangangailangan sa'yo? Sino? Ang iyong ina, si Perena. Alam mo namang kinamumuhian ko siya. Hindi ko siya kailangan. May sakit siya. Malala. Sa lawa, sa binubukala ng tubig ng katotohanan, doon mo siya makikita. Narinig mo? Abig! Magaling, masok! Magaling! Sino ang gusto mong susunod na makalaban? Siya ang gusto kong makalaban! Ish! Huwag niyo po akong sasaktan! May sakit si Ashley Perena. Kailangan niyang tulong niyo. Wala akong lupa kayo. Ako ang tutulong sa kanya. Wala. Kailangan niyo ako.